Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. So for today's vlog, ayan, magpapalit tayo ng relay ng mini driving light natin. Ayan, sorry, nalaglag. So na-curious lang ako kasi pwede pala to, matagal ko na nakikita itong mga mini relays na to. At naisip ko rin na mas compact sila, mas space saver kasi napakaliit nila. Ayan, compare sa common na mga relays. So napag-aralan ko na rin yung mga terminals nito. Ayan, kung ano yung mga COM nila, 86, 85, tapos yung mga output na 87, 87A. So parang halos same na same pa rin. At ang pinagkaiba lang nila, mas mura to at mas maliit. So yun lang yung pinagkaiba nila, ang labo. So nabili ko to sa Shopee. Ayan, wala kasi sa aming mga bilhan ng mga ganito, kaya umorder ako sa Shopee. Nagbaka sakali ako at ayan, halos same naman yung function nila. Sabi ni Billy ko dito sa mga shop sa amin na malalaking relay. Review muna tayo para mas madali sa inyo. Sa mga nag-re-relay na dyan, yung mga nag-wirings ng relay, familiar na kayo sa diagram nito o yung sa numbering ng mga relay natin. Ayan. Kung hindi niyo pa napapanood yung video ko tungkol sa relay, kung paano makilala o paano malaman ng mga functions, ayan, nasa description lalagay natin. Tapos simula na tayo. So halos same sila lahat, 5-pin relay. Ibig sabihin 5 yung paa. Tapos magsimula tayo sa yung number 30 ng common na relay. Ito yan, sa gitna. Ito. Tapos 86, 85. Diba? Same na same lang. Tapos ito yung 87. Ayan. Kumbaga yung isipin nyo yung sa relay, yung dalawa sa taas na nakaslant. Slant ba o nakaganyan yung ano, yung form ng terminal. Ito yung nasa taas. Tapos ito yung nasa baba. So normally open ata to. Ayan. Pa-flash ko na lang sa screen kung baliktad ako. Normally open to, tapos ito normally close. Alright. So recap tayo. Number 30 sa gitna ng tatlo. 86, 85. So, wala namang pinagkaiba kung magkabaliktad tong dalawa, 86, 85. Tapos 87, 87A. So, yan mga boss, lalagay ko lang yung mga kailangan natin. Ang disadvantage lang dito sa mini relay, wala silang butas. Talagang yung paa lang na, ayan, parang panang ipis. Tapos, hindi mo basta-basta malalagay yung wire. So, yun ang disadvantage niya compared dun sa common na relay. Kailangan natin ng soldering iron. Ayan, panghinang. Siyempre, para dumikit yung wire natin. At extra na wiring, siyempre. Tapos, isa-setup ko to na parang ganito yung ginawa ko kahapon. Ayan, siyempre, gusto ko mapanood nyo para alam nyo rin yung diagram. Alright, so lalagyan ko muna ng tape para hindi sila malikot. So, temporary lang tong tape. Tatanggalin din natin. Alright. Para madali lang hinangin, para dikit-dikit sila. So face down tayo sa tatlong pins, yan. Lagi nasa baba. Tapos, so ang una-una yung gagawin mga boss, pagdikitin tong dalawa. Ayan. So itong wiring diagram na to, itong bulsa, connected yung MDL natin sa headlight. Ayan. Magdikitin nyo lang. Tapos hinangin natin. Hindi muna ako magsasalita dito. Ayan. Pero ipapaliwanag ko yung mga wirings natin. Same lang dun sa dati kong wiring sa mini driving light. So ito muna, yung dalawa na magkadikit. Negative yan, negative connections natin yan. Alright, so dahil maganda yung wirings natin, yung mga kulay, ang lagi kong negative na pinipili, itong puti. Tapos ang positive ko, pula. Para na rin sa inyo, para mabilis nyong ma-determine kung ano yung wirings nyo. O kunin ko itong puti. Sa hinangan mga boss, kailangan nyong napakaliit lang ng sobra sa wirings, parang ganyan. Kasi pag sinobra nyo, ayan, alam nyo naman na malinis tayo magawa. Pag sinobrahan, makalat. Tsaka possible na rin na pwede mag-contact sa ibang wirings. Na, daming daldal. All
Alright, ayun na. Nakadikit na. Hilahilayin nyo para malaman nyo kung mabilis matanggal. Meron na tayong pang negative connection. Ayusin ko lang. Check din kung nakadikit yung dalawang paa. Okay na. Negative connection na yan. Tapos, putulin lang natin ng mga ganyan. Ganyan kahaba. Parang 1 feet yan. Next naman, kailangan natin ng pulang wire. Alright, ayan na. Matibay na. Tapos ikakat ko to ng abot lang dito. Sakto lang. Yan mga boss, iaabang ko muna siya. Lalagyan ko ng ano kasi, shrinkable tube para maprotektahan to. Hindi mag-connect o mag-contact yung mga wires. Alright, balik tayo. May dumating akong Shopee. Ayan. Lalagyan ko rin ng shrink tube muna itong itong negative connection natin. Alright, okay na. So, next step naman tayo. Itatap na natin to dito. So, 87 to 30 ng pangalawang relay. Abangan na ng shrink tube para mamaya matakluban. Alright, nakadikit na. Sensya na sa camera, medyo labo. Nakasum kasi. Tapos, takpan na natin ang tube. Angat ko muna itong wire. Alright. Alright, so yan mga boss. Well protected na siya. Next step naman tayo. So, bali dito mga boss. Tap-tap na lang yan. Tapos, unahin muna natin yung high beam, low beam. So kapag nakatapat ka ng ganyan, mga boss, ito yung low beam niya. Low beam. Tapos high beam. Low beam, high beam, tapos itong sa baba, baliwala na yan. Pwede na nga natin ikat yan, pero dahil sayang, ibaba na lang natin ganyan. Alright, dito naman tayo sa high beam, lagyan natin. Cut ko muna ng bantay nitong negative option. Alright, tapos na tayo mga boss. Ayan o. Paano itong pagkakahinan ko dito ah. Pero okay lang yan. Lagyan na lang natin ang shrink tube. At testing ulit. Pantayin natin yung tatlo. Ayan. Ayan. Negative connection. Tapos, itong 87. Tapos 87A. High beam wire 87. Low beam wire itong blue. Okay. Tapos itong 87 sa babang relay papunta ng 30 sa pangalawang relay. Tapos ito na yung dalawa. Itong 30 positive wire, so pulang wire pa rin gagamitin natin. Tapos itong 85 papunta naman ng
ignition switch. Pero lalagyan muna natin siya ng socket papunta naman ng kill switch ng domino. So ito na yung pupunta ng battery mga boss ha. Ayan, 30. Alright mga boss, last ball na tayo. Yung itong pin 86 ng first relay natin. Papunta to ng, yan kakasabi ko lang kanina, ng kill switch ng domino. Tapos pabalik siya ng ignition na ignition wire na brown wire. Alright mga boss, tapos na tayo maghinang. Yan, finished product na tayo. Same na same lang to nung sa wirings natin sa MDL natin na naka-common na relay. Yan. Yung itong version naman to, ginawa lang natin na mini. Alright mga boss, so tapos na tayo sa hinangan portion. Ayan, okay na. Ang gagawin na lang natin eh, magpapagapang na tayo ng negative connection din. Kasi kailangan may negative connection din yung sa may domino, di ba? Ay, sa domino, sa MDL. Kaya lalagyan natin siya.
ano yung kung nasan yung high beam at low beam sa mismong MDL. Alright, dahil nakalitaw na yung mga wires, ayun, mahalaga rin nakalitaw. Alright, okay na tayo. Titipan ko na lang to. Tapos mga boss, lalagyan ko sila ng glue gun kasi ano, lumilitaw yung pagkahinang natin. Nausog sila dahil nainitan ng sobra. So glue gun na lang magsisave sa kanila. Alright mga boss, testing na natin. Nilagay ko muna yung positive tsaka negative. Pinagsama ko muna yung ignition tsaka yung o yung accessory wire tsaka yung constant wire. Switch on natin. Tapos syempre high beam. Alright, testing mga boss. Yun. So ayan mga boss, babaklasin ko na yung old na harness ng mini driving light natin. Ta-timelapse ko na lang tapos yung bago yung gagawa natin ng bagong explanation. Yan. So so ayan mga boss, kasi paliwanag ko lang sa inyo na yung setup ko ng mini driving light ko, yung low beam headlight ng side light nga naman. Pero yung high beam sa headlight, yung high beam ng mini driving light na yung ginamit ko, hindi na yung high beam ng headlight. So nadi-disable na yung high beam ng headlight kapag nag-high beam ako sa may switch ng headlight. Sana gets nyo mga boss, pero yung low ko, headlight. Tapos yung high beam ko sa mini driving light na. Ganun yung function. So, imo-modify ko ulit to mga boss. Para yung function niya ng high beam sa headlight ay yung pang mini driving light na yellow. Ayan. So, pag ganun mga boss, ito yung tatlong wire niya. Tandaan nyo lang yung high beam wire. So, yung high beam wire natin ay yung red. Ayan. Tapos kalas na naman tayo, ayan, buhay wirings, ganyan talaga. Nakapanghinayang, di ba? Nakasetup na. Pero kapag gusto nyo sabay yung headlight nyo sa mini driving light nyo ng high beam, ayan, ganito na yung setup nyo, yung tinuro ko kanina. Pero yung sa akin kasi iba eh. Ayoko nang sumabay yung high beam ng headlight, yung mini driving light na lang na high beam. So dito mga boss, naka-ready na yung mga connection ko. Ayan. Sa nakita nyo. So, itong isa, naka-connect sa brown wire, which is accessory wire. Ito sa constant wire, yung red wire, o live wire. Tapos negative. Tapos, i-switch natin.
yung high beam wire. Ayan. Ayan yung mini driving light. Ayan. Balikan niya lang yung video ko ng common na mini driving light relay. Ilagay na natin to. Yung papunta ng mini driving light talaga. Tignan nyo, napaka-compact niya talaga yung space saver. Kumbaga, nalinis natin yung taas eh. Ayan. Pakita ka sa inyo. So, ganyan na lang siya. Hindi pa nga kita eh. Alright. Alright mga boss, lilinisin ko na yung wirings. Accessory wire, positive wire o constant wire, tsaka yung negative wire natin. Alright mga boss, so yun na, final na wirings na at hindi ko na i-assemble yung mga fairings kasi may isa pa tayong vlog, ayan. So, te-testing na natin kung gumagana ng ayos. Siyempre, tignan nyo muna yung wirings natin. So, yung relay natin, yun na lang. Ito yung susian. Tapos, ito yung relay natin. Alright. Hindi katulad ng unang version natin nandito. Pero yan, testing na muna natin. Huwag ka malalaglag. Alright. Bigyan natin magandang angle. Piyon. Alright mga boss, so yun, successful yung pagpapalit natin ng relay. Ginawa na natin mini relay. So hindi ko pa alam kung, kung tatagal yung mga ganyang klase ng relay. Pero syempre, obserbahan ko pa. Yan, feel free na gayahin nyo yung setup natin. And then like, share, comment, and subscribe. So mga boss, sana marami kayo natutunan at yan. Pwedeng pwede nyo i-apply sa Mio Sporting nyo yan. Alright. Mas stable siya mga boss. Ayan, pero parang siguro sabihin na natin 20% ang lumakas yung mini driving light natin. Kasi nung yung lumang relay, hindi ganyan kalakas eh. Hindi rin ganyan kalaki. Alright. Hindi tayo makapag-testing. Parang
buhayin ng mini driving light ko ah. So sa angle ng camera mga boss, naka ano kasi siya, wide angle, kaya siguro iba yung itsura sa paningin ng tao. Pero ang laki dito sa mga mata na, sa mga mata ko, sa personal. Tapos si ano, high beam tayo. Oo, lakas. Parang lumaki yung sakop ah. Yun oh, solid. So yan mga boss, parang nabuhayan yung mini driving light ko ah. Siguro humihina yung ano, yung parang supply ng relay sa battery mismo. Yung pin 30 niya, diba, directly sa battery yon. Humihina siguro yung bigay niya ng kuryente galing battery papuntang mini driving light, kaya ganun. Pero ito ang lakas na yun o. Kitang-kita ko na yung dilaw. Dati walang dilaw eh. Diba? So yan, sacrificio ko, nakakatakot dito. Mag-isa lang ako. At plus pa noon mga boss, yung next na vlog natin, sana naririnig niyo ako, lalakas ako na lang yung boses ko. Plus pa noon, pag ginamit niyo yung relay na mini, ayan, sobrang lakas ng busina. Parang yung maximum na ano, maximum power talaga, potential power ng mga components na ilalabas ng mini na to. So ayan, pakinggan nyo. O, diba? May kasabay pong mini driving light yan. Paano pa kaya pag wala? O, diba? Ang lakas! Yung nakaraang relay ko, namamaos yung busina ko. Eh, naka-relay na yun, ha? Tapos malaki pa yung relay yun. Tinalo pa sila ng maliit. Testing natin to. Madadaanan pa ba? Solid, ang lakas. Kitang-kita kami ng ulo. Uy, kakatakot. Kakatakot. Buti na lang bigas. Sabay. Sunod pala ako. Kasalubong. Ayan mga boso, kita-kita nyo yung ano, kalahati ng kalsada. Two lanes ako pero yung dalawang kalsada kita. Diba? Patay natin o. Balik na tayo. Oh, ayan o. Kaso nakakaawa naman to. Nabubulan. Yun! Napagkay lakas! Okay, lakas ng mini na relay. Sabi ng iba, maganda daw ang relay. Sabi ko naman, kumpo eh sa relay. Malaking relay at may maliit na relay. Maliit na relay, bumubuga ng matindi. So yun mga boss, maraming salamat sa inyo, no? Like, share, comment, and subscribe. Ayan. Alright, na ipakita ko na sa inyo yung potential. Ganda ng ano, ng mini na relay na to. Gandang-ganda ako, sobra. So, ito na lang mga gagamitin ko sa mga susunod na installation natin mga boss. Puro mini relays na lang. Kahit umorder ako na umorder, okay lang. Kahit matagal, i-advance naman natin. Tignan nyo naman, oh, napaklakas. Salamat sa inyo mga boss. Yan, kahit hindi nyo ako siguro masyado naririnig, salamat sa pagtapos ng video na to. Alright.